second chance po kay Alvin, nabigay ko na po yun sa kanya. Nabigay ko na yun sa kanya at dumating lang talaga sa point na wala na po akong kayang ibigay. So, sabi ng iba, selfish daw yung love. Okay. So, what's your take on that? Thank you for that very wonderful question. And then, joking. I don't think self-love is selfish at all. Siguro dumadaling lang tayo lahat sa punto ng buhay natin. At okay lang kung wala pa tayo doon. Pero wala tayo dadating sa buhay natin na feeling natin na exert na natin lahat ng effort for the people that we like to please, to be pleased. Pero hindi pala talaga lahat kasi pwede mong makuha ang loob. Pumapasok lang yung self-love kasi you get to mature and you realize na, ay, sandali, I get to spot red flags easier now. Parang alam ko na kung ano yung kaya kong lunukin, alam ko na rin kung ano yung kaya kong the art of death na lang. Kasi sayang yung energy eh, lalo na ewan ko, siguro because I'm turning 34 already this year, in just a couple of months actually, I really like myself now. It's nice, it's a really good feeling na before pleasing anyone else, I wake up to make sure that the decisions that I make in life will first and foremost benefit myself. Because I know that if I put myself first, I'll be able to give the best version of myself to my children. And I thank you. Joke lang po. Pagdating yung panalo na tayo. Pero yun po. Ayun po. May second chance pa po ba kayo ni Alowin? Gusto ko pa yung sinagot. Ako na lang sasagot. It's okay. Salamat po. Thank you for giving me. Bawal po ba yung sagot? Hindi. Okay lang naman. Hindi. Sobrang grateful po ako sa bawat isa sa inyo dito. Kaya gusto ko po, masagot ko rin po talaga lahat ng tanong niyo para hindi naman po masayang inyong pagpunta. Pero kung yung second chance po kay Alvi, nabigay ko na po yun sa kanya. Nabigay ko na yun sa kanya at dumating lang talaga sa point na wala na po akong kayang ibigay. So, Mabuti naman daw po. So, do you believe in marriage pa rin ba? I do, of course. I do believe in marriage. But to be honest, it's something that I do not see myself doing it again. Sa ngayon, hindi po natin alam baka magbago po sa susunod po ba. Pero sa ngayon po, hindi ko po talaga ma-imagine. Kasi po, pag iniisip ko marriage, parang matitiwala ulit ako ng buong buo sa isang tao. Ibibigay ko ulit yung sarili ko. Hindi ko po kasi alam kung kaya ko pa pong i-survive yung next blow of heartbreak. Maybe because I still need a lot of healing, a lot of sessions, therapy. Ayoko naman kasi masyadong pagandahin na parang I got it all together and I want my fellow moms also to know kasi na kapag pinapanood nila ako, it's okay to get help and it's important that you know that you need help. Tanong ko lang, may believe na pag ang isang babae naging nanay na, dapat mo sinaalagaan na yung katawan niya, yung balat niya? I think in general, no, hindi lang kapag ka nanay ka na, as you age, you really want to take good care of yourself. Kung meron man akong parang sana nagawa ko sooner, dapat nung nag-asawa ko, dapat nag-aayos pa din ako. Kasi parang nawala na siya sa isip ko. Kasi, siyempre, first time mom ka. Tapos naalala ko noon, when I still had my first child, breastfeeding pa rin ako noong 3 years old siya. Tapos nabuntis ako ulit. So, parang nakalimutan ko lang na dapat pala pag tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin, nagagandahan pa rin ako sa
sarili ko. Nung time kasi na yun, wala po talaga. Parang siguro ilang taon na akong tina nagko-conditioner. Kasi magmamadali ka maligo pag wala ka po kasing kasambahay talaga. Extra set of hands sa bahay. Yung CR mo, yun na yung pinaka-distress mo eh, diba? So pag naligo ako, shampoo, sabon, para isang buhusan, tapos labas ka na kaagad. Tapos ano pa yon, yung anak ko naka, yung parang bouncy seat. Kasi habang naligo ko, ando na rin siya sa loob ng CR. So wala rin ako kahit yung curtain, yung pangsara ng curtain na gano'n, tinapot ko na. Kasi ako din ang naglilinis. Tapos silip din ako ng silip sa anak ko pag naliligo ako, napagod na ako. So parang na ano ko lang, na ayan sa mga mommies natin po, mapapanood nila to. Sana huwag niyo pabayaan yung sarili niyo. Tapos patulong tayo sa mga binan, sa mga kamag-anak. Please make sure kumakain ka ng mainit na pagkain. Pag mommy kasi, sa totoo lang, pag mainit yung pagkain kahit di na masarap, ang sarap pa din. Kasi bihira eh. Kasi syempre may pinapakain ka rin na baby, diba? And this doesn't end at like 3 years old. Hindi totoo na parang mahirap lang yan sa umpisa. Huwag ako, mahirap talaga. Wala itong pinipiling edad. Because my children are now 8 and 5, but I don't feel that it has gotten easier. You just happen to get used to it. You get to form a rhythm, and from there, just continue what you keep doing.